Happy day! Welcome to our ATC video today. At ngayon po, ang topic natin ay yung annual income tax return using BIR Form 1701A. May bago na po tayong BIR form for annual ITR 1701A. Okay? So, itong tuturo po namin sa inyo, once na na-master nyo to, paulit-ulit lang po ito na nangyayari taon-taon, except ngayon 2018 because we have trained doon na, effective 2018, so marami na bago. Don't worry, pag-aaralan naman natin siya ngayon. If we want to win the game, we should be happy in playing the games. Okay? Hindi po dapat natin iniisip na burden yung pagbabayad ng buwis. We should know first kung bakit ba tayo nagbabayad ng tamang buwis. Yun po ang ituturo namin sa inyo ngayon. Before po tayo mag-file, mag-prepare, magbayad ng income tax natin using BIR Form 1701A under po ng 8% income tax rate option, alamin po natin muna yung foundations, yung rules. Kasi hindi tayo makakapaglaro ng games kung hindi natin alam yung rules. Okay? And after nyo pong makapag-register sa BIR, makuha yung COR, makuha yung authority to pay, makuha yung books of accounts, makuha yung ask for receipt, no? Iyak ka kapag hindi natin alam. Option. At ngayon po, pag-aaral natin kung paano yung formula. Paano yung formula sa pag-compute ng 8% income tax rate, pag-compute ng tax due under po ng 8% income tax rate. Ano-ano ba yung taxable income under 8% income tax rate? Ano ba yung mga allowable deductions under 8% income tax rate? Kung 8% income tax rate po ang pinili nyo, hindi po ganito yung formula natin. Ang formula po natin ay under 8% income tax rate ay ito. Yan. Wala po yan sa BIR website or BIR revenue regulations. Tayo po mismo ang gumawa niyan. As I said po, yung income po na sinasama lang sa ating taxable income lang sa 8% income tax rate ay sales, gross sales. Makikita nyo po yan sa sales invoice natin or gross receipts. Makikita nyo po sa official receipts natin kung service ang binibenta nyo. Kaya nga lang po, before po tayo mag-fill out ng ating tax return, 1701A, alamin muna po natin kung ano yung difference ng accrual at cash basis. Ginagamit din po ito sa taxation natin. For income tax purposes lang po ito. Hindi po ito applicable sa percentage tax at value-added tax. No? Ngayon po, tuturuan namin kayo kung paano mag-fill out manually ng ating BIR Form 1701A. Page number 17 po ng ating handout, makikita nyo po yung ating annual ITR bago na 1701A. At 2 pages lang po ito, back-to-back, so isang papel lang siya. So madali na po ang pag-fill out neto at kaya nga lang kahit anong dali neto, kung di naman natin alam, magiging mahirap pa rin. Okay? At ngayon po, tuturuan namin kayo kung paano po gumamit ang eBIR Forms Package, okay? Para po mapilapan natin yung ating BIR Form 1701A. Kung kayo po ay eBIR Form Filer or Electronic Filing and Payment System Filer or EFPS Filer, remember po na discuss natin na hindi pa po available sa EFPS Filers yung ating bagong Form 1701A. Under RMC 17-2019, ang sinabi po ng BIR, gumamit lang muna po ng eBIR Forms Package. Okay? Ito po yung tsura ng eBIR Forms Package natin. Version 7.3 na po. At makikita nyo po, pinapa-fill out sa atin yung profile information natin. Katulad po doon sa pinilapan natin Part 1, Background Information of the Taxpayer.
At sa mga EBIR form filer naman po, tsaka EFPS filer na hindi pa available yung BIR form 1701A sa kanilang system, meron po tayong email notification na nakita nyo po kanina sa email natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyong katunayan. Katunayan po, ito po, katunayan na nakapag-submit tayo online. Okay? Ngayon part 8 po, ituturo namin sa inyo kung paano po gumawa ng SAWT. Yung SAWT po, yun yung kabaligtaran ng North. De, joke lang. Okay? Yung SAWT po, ang ibig sabihin po niyan ay Summary Alpha List of Withholding Taxes. Okay? Ang tanong ngayon po, required ba tayong gumawa ng SAWT o hindi? Okay? Yun po ang tanong eh. Kasi hindi po lahat ng taxpayers na nagpa-file ng annual income tax return ay required po gumawa ng SAWT. Okay? Alpha List Data Entry and Alpha List Validation. Ang gagawin po natin, first step, ito muna pong Alpha List Data Entry. Paano natin siya ibabalidate? Ito po, yung pangalawa pong software na dinownload natin at in-install na may pangalan pong Alpha List Validation version 6.1. Click lang po natin to. At ngayon po, pag-aaral natin kung ano-ano yung mga attachments na required dun sa ating annual ITR 1701A. Bago po natin siya ipasa sa RDO, if without payment, o kaya naman with payment sa banko po. Kasi may required attachments po yung annual ITR natin. Ngayon po, pag-aaralan natin kung saan mo babayaran yung ating tax na na-compute doon sa ating answer. So, saan natin siya babayaran? Kapag EBIR form filer ka or manual filer ka, tapos may babayaran tayo, babayaran po natin yan sa bangko. Yung tinatawag po na AAB. No? Pag ayaw nyo naman po sa RCO, e-pay. Ayan, yung nakikita nyo po sa ating screen, e-pay, electronic payment. Pwede na po tayo magbayad ng ating tax through debit card, credit card, land bank, yan po nakikita nyo sa inyong screen, and Development Bank of the Philippines, o kaya po GCash. Pagkabayad nyo po doon through electronic pay, we need to submit our tax return pa rin together with the attachments doon sa RDO. Okay? Kailan? Within 15 days, from the date of filing or from the date of deadline, April 15, whichever comes later. Okay? Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next ATC video natin, separate video, 40% OSD, itemized deduction, mixed income earner, purely compensation income earner. If you are willing to learn, nandito pa kami para tulungan po kayo, para matuto kayo. Okay? Maraming salamat po. This is your RWB speaker, signing off, Mr. Mark Rod M. Bumagat. Be educated and you will be empowered. Thank you.